Pantay-pantay na karapatan, hindi na dapat na pagdibatihan pa yan. Pag meron para kay pare, siyempre, meron ding para kay mare. Kaya nga meron tinatawag na Magna Carta for Women. Alam nyo ba yon? Wala akong actually specific na idea. Ano yung about saan? Sorry, wala. Ito ay isang batas na naglalayon na i-promote yung equality ng mga kababaihan. Especially yung mga, kung ano yung mga privilege and benefits na pwedeng makuha. Galing naman ang sagot nyo. Pamilyar si Maring Sheng tungkol sa Magna Carta of Women dahil isa siyang nanay. Sa katunayan, kapapanganak pa lang ni Mare bago matapos ang 2018. Scheduled CS dapat ako ng January 3. Pero December 28 ng anak na ako. Ano na yun? Emergency CS. Bukod dun sa natulong sa'yo na employer mo, meron ka pa bang ibang mga benefits na nakuha sa mga government agencies? Dati kasi, 3 months contribution lang para makapag-avail ka. Ang kailangan na pala ngayon, 9 months. Ilang buwan ka lang ba nakapaghulog? 8 months. Naku. Kasi dapat January 3, dapat ako manganak. Kaya lang yung nagka-emergency CS nga December 28. So hindi ko na nabayaran yung isang buwan pa. Marami mang alalahanin, number one kay Mare ang kanyang baby. Yung first 100 days mo with your child is very important. Mula't umpisa, nakatutok ka na talaga sa anak mo. Doon mag-start yung bonding nyo bilang as mother and daughter. Kaya nanganak ka ng normal or ng CS, healing period mo rin ang maternity leave mo. Oo nga naman, siyempre kapag umiyak yung bata, tatahan lang siya pag nakita o naramdaman na niya si mami. Kaya malaking tulong kay Maring Sheng na work from home siya. Naging mabait lang yung employer ko. Tinanong niya, ilang days ka ba mawawala? Sabi ko, kahit mga 10 to 15 days lang. Sabi ko, don't use your vacation leave. I'll pay for it. So, nakachempo ka din ng magaling at mabait na employer. Gaano ka-importante na alam ng isang nanay, ng isang babae, yung kanyang mga karapatan under our laws, especially yung Magna Carta for Women. Sobrang importante siya. Kasi talagang, pagka hindi ka aware, hindi mo matitake advantage yung mga dapat na para sa'yo Di ba? Bukod sa kababaihang buntis, bagong panganak o lakunan, paano naman ang may karamdamang kababaihan lang ang nakakaranas? Attorney, kamusta kayo? Yes, okay. Minabuti ko nang magtanong kay Attorney Claire na isang women's rights advocate. Paano po naman yung mga karamdaman na saklaw po ng pinapahintulutang leave ng gobyerno o ng batas? Oo. Sa mga kababaihan natin, dito sa Magna Carta, very specific sila, na merong special leave benefit for women na nag-undergo ng surgery for gynecological disorder. Uh-huh. So, specific yon, kumbaga, kahit ikaw ay hindi employed, maaari kang makakuha ng benepisyo. Attorney, kasama po natin dito si Ma'am Esperanza. Halip po kayo, Mother. Ano po kayo dito? Hello po. Si Attorney Claire po. Good morning po. Yes, ang ganda ni Attorney Claire, no? Oo naman. Ay, sa dama. Ma'am Esperanza, yes. Hindi ba kayo nagkaroon ng sakit? Ano po yung sakit ninyo? Cancer sa matres po. Sa matres. So ano po yung mga pinagdaanan po ninyo? Super hirap po. Midwife si Maring Esperanza. Mula rito ang kanyang pambayad sa kanyang major operation na hysterectomy. Ano po ba dapat yung ginawa niya nang hindi siya nagka-irap-irap noon? Una, may sakit siya, iniisip niya yon. Sana una niya muna ang ginawa, chinek niya muna din sa government, let's say sa DOH. Opo. Ano yung pwede na maibigay na tulong sa akin? Kasi may free screening na ba dito? Opo. May free medicine ba na pwede kong i-avail? Ano yung extent na pwede maitulong ng gobyerno? Pangalawa, DSWD. Sabi nga natin, pag ikaw ay qualified na mabigyan ng tulong based on the Magna Carta for Women, meron sa Magna Carta na yung special, yung leave benefit na pag itong klase mga sakit sa mga kababaihan, allowed sila na hindi magtrabaho for 60 days with pay yun. Yes. Bukod sa maternity leaves,
benefits at suporta para sa mga sakit at kondisyon na kababaihan lang ang nakakaranas, marami pang nakapaloob sa Magna Carta of Women, kaya mabuti na may basic knowledge tayo sa mga ito. Mga mare at mga paring concerned, huwag tayong matakot dahil maraming pwedeng pagtanungan tungkol sa mga batas para sa kababaihan.